Binatikos si Senador Rapi Tulpo ang Kuwait government sa ginawang pagpapadeport ng 350 overseas Filipino workers sa Pilipinas at hiniling na mag-public apology ang Philippine government sa Kuwait. Ayon kay Tulpo, ang 350 na mga manggagawang Pilipino ay nasa ilalim ng pansamantalang deployment ban na kasunduan ng Pilipinas at Kuwait na ipinataw sa mga domestic helpers na masasabing kadalasan nakakaranas ng abuso sa kamay ng kanilang dayuhang employer. Aniya, lumalabas pa na binabaligtad ng Kuwait government ang Pilipinas sa kabila ng pang-aabuso ng mga amo ng mga OFWs. Dismayado si Tulpo sa aksyon ng Kuwait government na tila hindi binigyan pansin ang kanyang sugestyon noong Senate hearing ukol sa murder ng domestic helper na si Julie B. Ranara. Sa nasabing hearing, matatanda na minungkahi ni Tulpo na protektahan ang karapatan ng OFW sa pamagitan ng mandatory pre-engagement seminars, background checks and psychological and medical exams para sa employers ng mga domestic workers. Binigyan din ni Tulpo, chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers ng Pilipinas, sa hindi dapat mawala ng karapatan na protektahan ang mga mamamayan nito dahil ang karahasan at abuso ay nangyari sa bansang Kuwait. Ipinunto pa ng mababatas na kapag pumunta sa pulis ang biktimang OFW, sila ay sinasauli sa kanilang amo kung saan sila ay nababaligtad at nakakasuhan ng peking kaso tulad ng pagnanakaw at nakukulong dahil mas pinaniniwalaan ng opisyal ng Kuwait ang kanilang mga kababayan. Aniya, kailangan ng mga biktima Pilipino ng shelter habang sila ay naghahanda para makauwi o para makapag-file ng kanilang kaso laban sa kanilang mga amo. Bukas na ba si Tulpo sa pakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at sa DFA upang masigasig na lumahok sa usaping makakabuti sa pre-engagement protocols para sa mga overseas Filipino workers? Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.